H-I-J-K. Naging ligtas kayo, ano, at sana wala na mga nasirang mga gamit sa inyong mga bahay dahil sa bagyo na ating naranasan itong weekend. Ayan, at nako, ang saya ng Monday natin, ano, kasi
walang pasok, ano, holiday ngayon. Kaya samahan niyo si Ate Michelle para patuloy pa rin tayo makapag-aral at makagawa ng mga masasayang activities ngayong araw. Ayan. At syempre kasama sa mga masasayang activities na inaabangan ko sa araw ng Bigkaharian Online World ay yung batiin kung sino na ang mga nakatuto, kung sino na ang present, at babasahin ko na ang mga pangalan ng mga bata na present na. Nasaan na ba kayo? Ito na, nakikita ko na ang pangalan ni Sulil Amidala. Ayan, magandang hapon, Sulil. Sulil Amidala. Hello din kay Cabreros Balange Alexis Chloe. Hello, magandang hapon. Hello din syempre kay Alexandre Jacob. Nandito na rin syempre si D. Rudica. Magandang hapon, D. Rudica. Si Rina Pagaragan. Happy Halloween, sabi ni Rina Pagaragan. Sino pang nandito na? Si Mildred Tigrano Magsilaw. Good morning din sa'yo, Mildred. Si... sandali. Ayan, syempre yung kasama ni D. Rudica, si Lori, si Lawrence, at saka si Lorien. Ayan. Si Ma'am Auring Baracchio ay nandito na rin. Magandang hapon po. Si Juliet Batukan. Magandang hapon. Si Kuya Ash. Ayan. Si Mirosa Solel Dalanon. Nandito na rin syempre si Mira Isabel Calasien. Si Verna Rosales. Ayan. Kasama si Angel Venice. A Silent L daw, Soleil. Ayun, tama pala, Soleil. Sabi ni Soleil Amidala. Si, nandito rin si Sheila Marie Castillon Tablizo. Kasama si Kyle Anto and Tammy. Ayan, mabuti naman ako. Kasi tinatanong ako ni ano, kung kumusta daw. Sabi ni... Nasaan na ba? Ayan, si Meren Flores. Magandang hapon. Kasama si Nofest. Ayan. Si Nick Claros. Nandito na rin. Si Anadel Asiago. Kasama si Ziki Cruz. Watching from Pateros daw sila. Kasama ni Cabreros Balange, Alexis Chloe. Sina Alexia Chloe. At si Kat. Ayan, magandang hapon sa inyo. Nandito na rin syempre si Gigi Oropilia Manalo. Ayan, kasama si Gian. Ayan, at sila ay mula sa Riyadh. Magandang hapon po. Oo, nandito na nga si Vito, si Jessa Navarro, kasama si Jacob Flores. Si Janelle Rose Itian, present na daw siya. Magandang hapon. Si Dennis Rivera. Si Jen Sefriuto, kasama si Joaquin John. Yan, syempre kasama ni Ma'am Auring Baracchio, si Mark Frederick Fuerte. Ayan, si Rina Pagaragan, kasama niya si Kuya Vince Jewel. Ayan. Syempre nandiyan na rin si Patricia Kin Gregorio. Hello! Hello din sa'yo, Jasper Valdivas del Rosario. Emmy Soto, hello, kasama si Jacob Rafael. Ayan, nandito rin syempre si Lynn Annoos. Warnes? Ayan, mula sa New Zealand, tama ba, NZ? Thanks for New Zealand, tama. Okay. Si Zinabel Alday nandito na. Si Tiffany Elise Lucenas. Si Arvin Jan Agustin nandito na rin. Si Jassie and Jessica nandiyan na rin. Kasama nila Alexandre Jacob Cabreros daw si Alexandro Manuel. Ayan, magandang hapon. Ayan, nandiyan na rin si Mildred Magsilaw, si Maria Belen Z.
Imalay, ayan, na nanonood daw sa mula sa Gubang Elementary School Division of Pagadian City. Magandang hapon po sa inyo. Kumusta kayo? Ayan, o natutuwa ako na marami akong nababasa na bagong pangalan at nababasa ko ulit yung mga dating pangalan na nababasa ko dati. Oo, nakakatuwa na nakakasama na ulit namin kayo. Oo, kasi walang pasok ngayon, no? Hindi kayo busy. Ayan, so okay lang yan kung hindi kayo nakakasama sa amin palagi tuwing Lunes kasi naiintindihan ni Ate Michelle na busy na kayo ngayon sa school, ano? Pero syempre pwedeng-pwede nyo pa rin namang makasama si Ate Michelle. Kapag pupunta kayo sa YouTube channel ng Knowledge Channel, hanapin nyo lang yung Wikarian Online World of Videos na hindi nyo napanood. Ayan, sino pa ang nandito na? Si J. Ann Fernandez Logro. Ayan, si Hermione I.A. Watching from KSA. Ayan, hello din! Si Jeric Abarca, si Dustin Adam, kasama si Ate Denise at Den San Victores. Sino pa? Sandali, may mga nakalimutan ba akong basahin dito sa bandang itaas? Ayan! Si Lady Alcabaza, ayan, ngayon na lang daw siya ulit nakapanood kasi nga busy na siya sa school. Okay lang yun, Lady. Ayan, matutuwa ka pa rin kahit na ngayon ka lang ulit nakasama. Si John Vincent Lagata ay nandyan na rin. Magandang hapon sa inyo at muli, welcome sa Wikaharian Online World! Ayan, mabuti naman ako, Rina Pagaragan. Ayan, kinukumusta ko ni Rina. Okay, at dahil marami-rami na tayo, syempre, pwede na tayong magsimulang umawit ng ating kumusta song. Ayan, sawayan niyo ako. At tumagin niyo na ang inyong mga kapamilya, sina nanay, si tatay, yung mga kapatid, lolo at lola, mga tito at tita, at sabay-sabay na nating kantahin ang kumusta song. Ito na! Kumusta, 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 kumusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya't nagagalak. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la, 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 tra-la-la-la-la-la-la-la-la. Kumusta, 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 kumusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya't nagagalak. Ayan, muli kumusta sa inyong lahat. At syempre, welcome sa Wikaharian Online World. Kasama niyo na naman si Ate Michelle para mag-aral ng mga bago nating lessons at gumawa ng mga fun activities na yung araw ng Lunes. Ayan, oh, hello daw kay Galby, sabi ni Hermione, I.A. Ayan. O, kinakanta daw din ni Soleil yung kumusta song natin sa kanyang grade 1 class. Okay? O, ayan, sige. Alam niyo ba, dahil bagong buwan na ngayon, ano, November na, tapos ng October, kaya naman, bago na namang mga salita ang pag-aaralan natin simula ngayong araw na ito. Ayan. At ang mga salita na ating pag-aaralan ay ang mga salitang ito, iyan, at iyon. O, alam niyo ba, lagi natin ginagamit yung mga salitang yan. Pero alam ba natin kung paano natin ginagamit ang mga salitang yan ng tama? O, sige, isa-isahin natin, ha? Ang salitang ito ay ginagamit natin para tukuyin ang isang bagay na malapit sa atin or hawak natin. Halimbawa, hawak ko ang bunting. Sasabihin ko na ito ay bunting. Ito ang ginamit ko dahil hawak ko siya. Okay? O kaya naman, pwede rin hindi ko siya hawak pero malapit siya sa akin. Pwede ko pa rin sabihin ito ay bunting. Okay, naintindihan ko ba? Paano naman natin ginagamit ang salitang iyan? Okay, sige.
tingin nga kayo sa likuran ninyo. Ano ang nakikita nyo sa likuran ninyo? I-share nyo nga sa akin kung ang nasa likod ninyo. Hello, Marian Nogales kasama. Nanonood daw ang kanyang mga anak mula sa Santa Rosa, Laguna. Okay. Sige, share nyo nga sa akin. Sabihin nyo sa akin kung ano mga nakikita nyo sa likuran ninyo. Pag tumingin kayo sa likod ninyo, anong nakikita ninyo? Okay, sabi ni Ate Kim, may pinto daw sa likod niya. Ayan. Dahil yung pinto ay malapit sa inyo na kinakausap ko, pwede natin sabihin or sasabihin ko na iyan ay pintuan kasi malapit sa inyo yan. Malapit sa nagsasalita yung tinutukoy kong bagay. Ayan. At malapit sa kinakausap ko yung tinutukoy kong bagay. At dahil kayong kinakausap ko at tinutukoy ko yung pintuan na malapit sa inyo, ang gagamitin ko ay iyan. Iyan ay pintuan. Ayan. O ngayon naman, pag-usapan natin kung paano naman natin ginagamit ang salitang iyon. Ayun. Ang salitang iyon naman ay ginagamit natin kapag tinutukoy natin yung isang bagay na malayo sa atin, no? Sa nagsasalita at sa nag-uusap. Halimbawa, nag-uusap tayo ngayon at gusto kong tukuyin ang halaman doon, no? Sa may malapit sa bintana ni Ate Michelle. Okay? Dahil malayo sa ating dalawa yung halaman na tinutukoy ko, sasabihin ko ay iyon ay halaman. Okay? Naintindihan ko ba? So, ulitin ko, kapag ito, ginagamit natin yan, kapag tinutukoy natin yung bagay na hawak natin or malapit sa atin. Yung iyan, ginagamit natin kapag tinutukoy natin yung bagay na malapit sa kinakausap natin. At yung iyon naman ay ginagamit natin para tukuyin ang bagay na malayo sa ating nag-uusap. Ayan, para mas maintindihan pa natin yan, meron akong ipapakita sa inyong larawan at tignan ninyo kung ano kayang salita ang bubuo sa pangungusap na kasama ng larawan na yan. Tignan nyo mabuti yung mga bagay, ha, malapit doon sa doon sa makikita nyo sa larawan para malaman ninyo kung ito, iyan o iyon yung gagamitin natin. Narito ang unang pangungusap at unang larawan. Ang sabi dyan, patlang ang papel at pangkulay. Naalala nyo ba kung sino nagsabi niyan? Ang nagsabi niyan si yung tatay ni Nia, di ba? Si Nia yung tawag dito, yung bugnuting bata doon sa ating kwento. Ayan. So, patlang ang papel at pangkulay, yun yung sabi ng tatay niya. Ano pa yung gagamitin natin? Ito, iyan, o iyon? Sige na. Ano sa palagay ninyo? Ayan, tama kayo. Ito ang gagamitin natin. Kaya ang ating pangungusap ay ito ang papel at pangkulay, sabi ni Itay. Ayan, very good. O, ito naman. Tignan nyo yung pangungusap at yung larawan, ha? Patlang ba si Miguel? Tanong ni Itay. Patlang ba si Miguel? Tanong ni Itay. Alin kaya ang dapat gamitin? Ito, iyan, o iyon? Sa palagay ninyo, patlang ba si Miguel? Okay, o tama kayo dun sa unang sagot ninyo sa unang pangungusap. Ito nga ang sagot doon. Ito ang papel at pangkulay. O ngayon naman doon sa pangalawang pangungusap. Patlang ba si Miguel? Sinabi yun ni Itay doon sa bata. Kinakausap niya yung bata. At yung bata yung nagdodrawing kay Miguel. So ano kaya ang sasabihin ni Itay? Ito, iyan o iyon? O tandaan nyo, malapit sa kinakausap ni Itay yung drawing. So anong gagamitin niya? Ayan, tama. Iyan ang gagamitin niyang salita. Kaya naman, ang pangungusap natin ay
Iyan ba si Miguel? Tanong ni Itay. Yan. Kasi nga, malapit dun sa bata yung drawing. Okay? Yung bata yung pinakausap ni Itay, kaya iyan ang gagamitin natin. O, tignan naman natin ang ikatlong larawan at pangungusap. Naalala niyo ba ang pangyayari na ito dun sa ating kwento nung nakaraan? O, tignan ninyo ha. Patlang ang mga majig, sabi ni Itay. Maling kaya ang dapat gamitin? O, tignan nyo, si Itay at saka yung bata, malayo sa kanila yung mga matching. So, ano kaya ang gagamitin natin? Ito, iyan, o iyon? Okay, yung mga sumagot ng iyan dun sa pangalawang pangungusap, tama kayo. O sa ikatlong pangungusap naman, malayo doon sa nagsasalita, doon sa nag-uusap. Yung mga matching, kaya ang gagamitin ay? Ayan, tama! Iyon! Okay, iyon nga ang bubuo sa pangungusap natin. Kaya ang pangungusap natin ay iyon ang mga matching, sabi ni Itay. Ayan, o tandaan nyo ha, ang tamang paggamit ng iyon. Ito, iyon, at iyan, para kapag meron tayong tinutukoy ng mga bagay na malapit sa atin, malapit sa kausap natin, at malayo sa atin at sa kausap natin, alam natin yung tamang salita na gagamitin natin. Ayan. At syempre, ito naman ang mga pangalan ng mga batang nag-post ng kanilang emoji craft noong nakaraang Lunes. So, nakita ko yung mga emoji crafts ninyo, no? Ang dami niyong ginawa, no? Nakakatuwa. Iba-ibang emosyon yung drawing ninyo, yung ginawa ninyo ng emoji craft. Kaya naman, bigyan natin ng shoutout ang mga bata na ito. At ito ay sina Cyrus Jean Zantua, Tiffany Elise Lucenas, Jerine Amethyst Camara, Shantea Hillary Gonzaga, Sean Zachary Gonzaga, Daniel Requierme, Irelie M. Villanueva, Princess Munda, Renee Scarly Santiago, Kirsten Claire Bartolome, Aliza Pabingwit, JJ Pabingwit, Dara Gagatam, Bliss Gagatam, Dustin Mateo, Samantha Poble, Janelle Rose Idian, Joaquin John Ramos, Doris Failona, Laureen Failona, Lawrence Failona, John Ico S. Ortiz, at si Zoe Sinolay. Maraming salamat ha sa pag-post ninyo ng inyong mga artwork noong nakaraang Lunes. Ayan. Ngayong araw, nako, sigurado akong may maganda na naman kayong artwork na maipo-post sa inyong mga Facebook accounts maya-maya lamang. Pero bago natin yan malaman, pag-usapan na natin yung ating salita na maririnig at mapag-aaralan sa kwentong ating babasahin mamaya lamang. At ang salitang ito ay ang salitang piggy bank. Narinig nyo na ba ang piggy bank? Ayan, tignan nyo ang larawan ng piggy bank. Nakakita na ba kayo niyan? Ang piggy bank, pwede natin siyang tawaging alkansya sa Filipino. Pero yung alkansya na piggy bank, syempre hugis, baboy siya. Okay? At syempre yung alkansya, ginagamit natin yan para makapag-ipon tayo ng mga pera, ng mga barya-barya na binibigay sa atin nila tatay, nila nanay, pwede natin ilagay sa piggy bank. Ayan. At yung mga piggy bank, maaari siyang babasagin, no? Maaaring gawa siya sa basaging material. Pwede rin namang gawa siya sa plastic. Okay? May mga alkansya rin na gawa sa lata o kaya sa karton. Ayan. Kayo ba? Meron kayong piggy bank? O sige nga, sabihin niyo nga sa akin kung meron kayong piggy bank at kung nag-iipon kayo ng mga barya sa piggy bank ninyo, saan nyo ba gustong gamitin yan? Saan nyo siya gustong gastusin yung inyong iniipon sa inyong or iniipon sa inyong piggy bank? O marami daw sina Patricia Kin Gregorio. Marami kayong piggy bank. Tama ba, Patricia? Si Rina, meron din daw siyang piggy bank. Okay.
O sige, yung mga kasalukuyang merong piggy bank at nag-iipon ng mga bare-bareya, o saan niyo ba gustong gamitin yan? Meron din daw si Zenabel Alday. Okay. O sabi ni Dino Dika, gagamitin niya daw yung kanyang iniipon ng mga bariya para sa Pasko. O nga, no, pwede mo yung pambili ng bagay na gusto mo. O kaya naman, bagay na gusto mong iregalo ano, sa iyong pwedeng kapamilya o kaya mga kaibigan. O si John Nico Ortiz, pambili daw ng food. Pwede. Sige nga, tignan pa natin. O ganun din si Marin Flores, pambili daw ng pagkain yung ipon ni Nofest pala. O si Rina, pang birthday daw niya para sa birthday niya sa November 22. Wow, malapit yung birthday mo, Rina. Oh, okay. O yung mga iba daw, hindi piggy bank, kundi mga plastic bottle. O pwede naman kayong gumawa ng alkansya, no? Gamit yung mga materials na meron kayo sa bahay. O sige, sa kwento natin ngayon, alamin natin kung para saan ba yung pera na nasa loob ng piggy bank ng bata na atin makikilala. O sige, basahin natin ang kwento. Pero awitin muna natin ang oras ng kwentuhan. So, sabihan niyo ko, ah. Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na, buksan ang mata at tenga. Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na, buksan ang mata at tenga. Oras na ng kwentuhan. Okay, sige, babasahin ko na sa inyo ang kwento. May pamagat na ang piggy bank ni Ina. Ito ay hango sa kwentong isinulat ni Trin Hagyang at ang mga larawan na ibinigit naman ni Fung Nguyen Kuang na isinalin sa Ingles ni Magdalena Cooper na isinalin naman sa Pilipino ni Ate Kay Samonte. At ang kwentong ito ay mula sa storyweaver.org. Ayan, sige, pasahin ko na ha. Ang piggy bank ni Ina. Ano ang pinaka kinatatakutan ko? Bilang isang piggy bank, ang pinaka kinatatakutan ko ay ang mabasag. Ano ang pinaka gusto ko? Ang pagkakaroon ng kaibigan tulad ni Ina. Binili niya ako noong bagong taon. Alam niya na ayaw kong mabasag, kaya naman, iniingatan niya ako. Lagi kaming magkasama. Araw-araw, naghuhulog ng pera sa akin si Ina. Malapit nang matapos ang taon, mas matangkad na si Ina at mas mabigat na ako. Ang bigat na ng piggy bank na ito. Baka pwede nang basagin para makabili ng bagong damit para kay Ina. Ang sabi ng nanay ni Ina. Para saan daw yung laman ng piggy bank na iniipon nila na iniipon ni Ina at kanyang nanay? Ano daw ang gagawin ng nanay ni Ina? Sige nga, sulat niyo nga kung narinig ninyo kung para saan daw. Ayan, para sa damit. Gusto daw siyang bilihan ng nanay. Gustong bilihan ng nanay ni Ina ang bata ng bagong damit gamit yung laman ng piggy bank. Pero alam niyo, mabilis akong itinago ni Ina sa isang kahon.
tahimik akong nagtago sa kahoy buong araw. Oh, hindi! Itatapon ni nanay ang kahon! Anong gagawin ko? Wala nang oras. Kailangan kong kumilos. Kaya naman, tumalon ako palabas ng kahon. Narinig ko si Ina na umiyak. Huwag niyo pong itapon ang piggy bank ko. Sigaw niya. Sige, balikan muna natin. Nung tumalon kaya yung piggy bank palabas ng kahon, anong nangyari sa kanya? Sige nga, hulaan ninyo kung anong nangyari sa piggy bank nung tumalon siya palabas ng kahon. Ayan, syempre nung tumalon siya palabas ng kahon, nabasag yung piggy bank. Pero sabi ni Ina, kahit basag na yung piggy bank, huwag niyo pong itapon ang piggy bank. Ano kaya pwedeng gawin sa piggy bank kung basag na ito? Tignan nga natin. Anong mangyayari? Nasaan na si Ina? Unti-unti kong pinuksan ang mga mata ko. May napansin akong halaman sa likod ko. O, anong nangyari sa piggy bank? Itinapon ba siya dahil basag na siya? Anong ginawa sa kanya? Ginawa siyang parang paso, hindi ba? Lagayan o taniman ng halaman. Ano ang pinakagusto ko? Ang pagkakaroon ng kaibigan tulad ni Ina. Ano ang pinakakinatatakutan ko? Ang mahiwalay sa kanya. At dyan nagtatapos ang kwentong ang piggy bank ni Ina. O ayan, nalaman na natin no, kung para saan o saan gagamitin yung pera na iniipon doon sa piggy bank ni Ina. At sabi nyo nga, ito ay gagamitin ng kanyang nanay pambili ng bagong damit ni Ina. Yan. At syempre nakita natin doon sa kwento na kahit na basag na yung piggy bank, sabi ni Ina huwag pa rin itapon. At nagawa ng paraan ng kanyang nanay na magamit pa rin ang piggy bank at hindi ito maitapon lang sa basurahan. Ayan. O sabi nyo kanina, di ba, yung iba sa inyo nag-iipon. O magandang gawain yung pag-iipon. Kahit na mga barya-barya lang yan, marami pa rin tayong pwedeng mapag-gamitan ng mga barya-barya na naiipon natin. Tulad nga ng sinabi nyo, pwedeng pambili ng pagkain o kaya pambili ng regalo sa mga mahal natin sa buhay o kaya pambili ng regalo para sa ating sarili. Ayan, syempre hindi na natin kailangan humingi ng pera kay nanay at tatay kung meron tayong gustong bilhin dahil meron na tayong naipon sa piggy bank. O ayan yung isang aral ha na mag-ipon kasi marami tayong pwede magawa doon sa pera na ating naipon. Yung pangalawang aral naman sa kwento, ano, yung mga bagay na sa tingin natin ay pwede nang itapon, pwede pa siyang gawan ng panibagong gamit. Katulad na lang yung piggy bank na nabasag, pwede pa rin siya o nirecycle pa rin siya ng kanyang nanay at ginawang paso. Yan. Kaya naman sa ating art activity ngayong araw, no, gagawin natin yung dalawang aral na ating natutunan. Magre-recycle tayo ng mga gamit na makikita sa bahay at syempre matutulungan kayo nitong ating art activity na makaipon din katulad ng ginawa ni Ina sa kwento. At kahapon, kung nakita nyo yung Facebook story, di ba, meron doong pinahulaan sa inyo kung ano yung ating art activity ngayong araw. At nasagot nyo ba? Tama ba ang sagot ninyo? Ano ba ang naisip ninyo doon sa nakita nyo yung picture dun sa story ng Knowledge Channel? Oh, may nakita ako sumagot ng coin bank! Alam nyo? Tama kayo, coin bank nga ang ating gagawin sa araw na ito. At ito yung
ating gagawin. O, tignan niyong mabuti ano ba yung mga gamit na meron si Ate Michelle para magawa ang coin bank na ito. Ayan. Kung makakakuha kayo ngayon sa inyong bahay ng mga lumang bote, plastic bottle katulad nito. Itong bote nga na ito, ito yung lagayan ng toyo eh. Tignan niyo yung loob. Diba? Kulay itim pa kasi ni-recycle ko yung lagayan ng toyo. Ngayon, maliban sa plastic bottle, kailangan din natin na mga makukulay na papel, okay? Kung meron kayong pink na papel, ayan, ihanda nyo na. Kung wala naman kayong makulay na papel, kahit yung brown na paper bag, pwede yun ang gamit niya. O kaya, puting papel, kulayan na lang natin. Gagamit din tayo ng marker para may drawing natin yung mata. Pwede rin naman tayong gumupit ng papel at lagyan ng kulay yung loob para maging mukhang mata ng ating baboy. Tapos, syempre kailangan din natin ng gunting, pandikit, at ayan, kung meron kayong tape din. Ayan, para maidikit natin yung mga mata at syempre itong ilong ng ating baboy. Ayan, may tape kayo, ilabas nyo na rin yung inyong tape. Okay, handa na ba kayong gawin ito? Oo, pwedeng-pwede nyo naman yung gawin mamaya kung meron kayong klase pagkatapos ng ating mikaharian online world. Yan, tama. Coin bank nga ang ating artwork ngayong araw. O, sige. Nasa inyo na ba ang inyong mga plastic bottle? O, ito naman, i-recycle ko to sa lagayan to ng patis. Ito yung toyo, ito naman yung sa patis. Kaya tingnan nyo na yung mga gamit nyo sa bahay na pwede nyo i-recycle yung mga bote, no? Yung mga lagayan ng mga toyo, pati, suka na meron kayo sa bahay, pwede nyo yung gamitin. O kaya yung mga water bottle na binili ninyo nung mga nakaraang araw, yan, gamitin nyo yung bote. Okay, ang una nating gagawin ay babalutan natin yung katawan nung bote. Kung gusto nyong balutan ng buo, pwede. Pero ako, babalutan ko lang yung itong bahaging ito. Yan. At ang gagamitin ko ay kulay pink para dyan. Patin ko muna. Ayan, sakto. Tapos, hugupitin ko na para naibalot ko na yung plastic bottle. Okay. Ayan. So, ganito lang ha. Pabalutan natin siya. Tapos gumamit tayo ng glue para magdikit yung papel. Ayan. Okay. Ngayon naman, gagawin ko yung tenga ng aking piggy bank. Teka ko ng konting glue para mas madikit. Para sa tenga, kukunin ko ulit yung light pink na papel. Kukupit lang ako ng kapiraso. Yan. Pagkatapos, gugupit ako ng hugis ng tenga ng baboy. Parang ganito.
medyo patusok siya sa itaas na bahagi. Ayan. Pero bago ko yan idikit doon sa aking piggy bank, kukuha ulit ako ng isa pang pink na papel pero mas makulay siya, darker siya, darker shade ng pink. Gugupit din ako ng ugis, tenga ng baboy pero mas maliit para maididikit ko siya sa loob itong pink o light pink na na ginupit ko kanina. Ayan. Ngayon, ididikit ko itong dark pink dito sa light pink na papel. Parang ganyan. Pero kung light pink lang meron kayo, wala kayong ibang shade ng pink na magagamit, okay lang din yun. Kaya pwede nyo na rin, pwede nyo na lang din kulayan yung loob ng tenga. Ayan. Oo, pwede kayong gumamit ng ibang kulay. Kung ang gusto nyong kulay ng baboy ay yellow, pwede. Kung gusto nyo green, pwede rin. Kahit anong kulay na gusto ninyo para sa inyong piggy bank. Kung kaya nyo rin gumawa ng ibang hayop para sa inyong coin bank, pwede rin yan. Gusto nyo ba bear? May nabasa ko kanina, bear daw yung kanyang coin bank. Pwede rin bear ang inyong gawin doon sa water sa plastic bottle niyo. Tapos, ididikit na natin yung tenga dito. Ay, baliktad pala. Ayan. Ganyan natin siya, ididikit. Okay? Ayan! Meron na tayong tenga. Nabalutan na rin natin yung katawan. O ngayon, gawin naman natin yung ilong ng ating piggy bank. Kung gusto nyong i-drawing na lang gamit yung marker, pwede rin. Pero dun sa sample na ginawa ko kahapon, ayan, dinikitan ko siya ng papel na kulay pink. Ayan. Pero ngayon, sige, gagamitin ko na lang siya ng marker. Para makita niyo yung itsura kapag marker ang pang-drawing ng ilong. Ayan! Pwede rin yung marker. Ngayon, yung mata naman ang gawin natin. Para sa mata, kukuha ko ng kapiraso ng puting papel at gugupit ako ng bilog. Dalawang bilog para sa mata. Tapos, kukunin ko ulit yung marker at lalagyan ko ng tuldok doon sa loob. Okay.
na siya. Ngayon, para maidikit ko siya sa bote, ang gagamitin ko ay tape. Dikit tayo ng maliit lang. Tapos, lalagyan natin ng tape yung bawat mata para maidikit natin sa bote. Okay, ngayon ididikit ko na siya. Ayan! Tapos ko na ang aking coin bank. Ayan. Ngayon, kung gusto ninyo na yung coin bank ninyo ay merong hiwa dito kung saan ninyo ipapasok yung mga barya, magpatulong kayo kila nanay at tatay, ha? Pero pwede nyo na rin itong gamitin coin bank kahit walang hiwa dito sa likod ng baboy. Kasi pag binuksan nyo to, ayan, pag binuksan nyo yan, at subukan nating lagyan ng barya. Yan o, kita nyo? Oh, kasya naman siya kahit hindi na natin siya hiwain dito sa likuran. Okay, pwedeng dito na lang sa bibig ng ating piggy bank papasok yung barya. Okay, ayan! Nakagawa na ako ng dalawang piggy banks. Ayan, dalawang coin banks na hugis baboy. Okay, at kung kayo ay tapos na, katulad ni Ate Michelle, makinig na kayo para alam nyo kung saan ninyo ipopost o paano ninyo ipopost ang inyong artwork sa inyong Facebook page o Facebook account. Ayan. Sandali lang. Ayan! Kung tapos na kayo, pakuhaan nyo na ng litrato sa inyong nanay, tatay, ate, kuya, kung sino mang nakatatanda na kasama ninyo at ipapost ninyo sa kanilang Facebook account gamit ang mga hashtags na Wikaharian Online World at hashtag Wikaharian Coin Bank. O ulitin ko, dalawang hashtags ang ilalagay nyo, ha? Hashtag Wikaharian Online World at hashtag Wikaharian Coin Bank. Yan, i-post ninyo sa Facebook account ninyo at huwag yung kakalimutan isulat ang inyong pangalan at iset to public, ha, yung inyong gawa para naman makita namin at madali namin mahanap ang inyong mga ipopost na coin bank artwork. Ayan. O sige, ha, hihintayin ko yung inyong mga post ng inyong mga coin bank artwork. At bago tayo magpaalam, ayan, i-reviewin muna natin kung ano yung mga ginawa natin ngayong araw. Siyempre, pinag-aralan natin ang mga salitang ito, iyan at iyon. Alam na natin kung paano yung gagamitin. Nalaman din natin ng tungkol kay Ina at sa kanyang piggy bank. At siyempre, gumawa tayo ng sarili natin mga coin banks. Ngayon, mga bata, bago tayo magpaalam, tandaan ninyo na yung Wikaharian, pwede nyo rin niyang mapanood sa, o pwede nyo na yung mapanood sa A to Z Channel 11 tuwing Miyerkules ng umaga. At mapapanood nyo pa rin syempre ang Wikaharian sa Knowledge Channel ng 6:40 AM at 6:40 PM sa Sky Cable Channel 5 at sa mga cable operators nationwide. At tuwing Linggo, alas 7 ng umaga sa Kapamilya Channel na makikita niyo sa Sky Cable Channel 8 on SD, Channel 167 on HD, sa Cable Link sa Channel 8, at sa GSAT Direct TV naman, Channel 2. At syempre, katulad ng sinabi ko kanina, kung meron kayong mga na-miss na mga episodes ng Wikaharian Online World, punta lang kayo sa YouTube channel ng Knowledge Channel at hanapin ninyo yung Wikaharian Online World videos natin. Ayan! Maraming salamat muli, mga classmates, sa pagsama nyo sa akin.
yung inyong mga artwork, siguraduhin nyo na na i-post nyo hanggang itong linggong ito. Okay? Wala naman siyang, hindi naman ngayon araw na ito ang deadline. Basta ma-post nyo yan ng buong, within the week, okay? Para maisama yan sa special shoutout natin. Okay, at ngayon, awitin na natin ang ating goodbye song, ang Abutin. Sabayan niyo ako ah. Bangon, lakad, takbo. Tanawin ang pangarap, damhin ang tagumpay. Bangon, lakad, takbo. Abutin mo bata, ngiti, sigaw, talon. Kaya mong magtagumpay. Ngiti, sigaw, talon. Kaya mong magtagumpay. Abutin mo bata, anuman ang gusto sa galing at talino. Magtitiwala, makakamit ang pangarap. Marami mang hadlang, tuloy lang ang laban, hindi susuko. Abutin mo bata. Maraming salamat classmates, magkita-kita ulit tayo sa Lunes. Paalam!